Iba poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Biba poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Biba poong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mga pangyarihan, iginawad mo ang mga katangian ng apostol kina San Timoteo at San Tito. Pagbigyan mo ang kanilang dalangin, kami makapamuhay ng maayos at dapat at matapat sa iyong kalooban para kami marapatin mong makasapit sa iyong piling sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo po ang lahat. Ang simula na ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Mula kay Pablo na niloob ng Diyos na maging apostol ni Kristo Jesus upang mangaral tungkol sa buhay na ipinangakong kakamtin natin kay Kristo Jesus. Kay Timoteo, na minamahal kong anak, sumaiyo nawa ang pagpapala, ang habag at ang kapayapaan mula sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Nagpapasalamat ako sa Diyos na pinaglingkuran ko ng tapat tulad ng ginawa ng aking mga ninuno. Tuwing aalalahanin kita sa aking mga panalangin araw-gabi. Sabik na akong makita ka upang malubos ang aking kagalakan, lalo na kapag naaalaala ko ang iyong pagluha. Hindi ko nakakalimutan ang tapat mong pananampalataya, katulad ng pananampalataya ng iyong Lola Loida at ni Eunice na iyong ina. Natitiyak kong taglay mo pa ngayon ang pananampalatayang iyon. Dahil dito, ipinaaalaala ko sa iyo na maging masigasig ka sa pagtupad sa tungkuling tinanggap mo sa Diyos
nang ipatong ko ang aking mga kamay sa ulo mo, sapagkat hindi espiritu ng kaduwagan ang ibinigay sa atin ng Diyos, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Kaya't huwag mong ikahiya ang pagpapatotoo tungkol sa Panginoon o ang aking pagkabilanggo dahil sa Kanya. Sa halip, makihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita sa tulong ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng poong nagligtas. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng poong nagligtas. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginooy, papurihan nitong lahat sa daigdig. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng poong nagligtas. Awitan ng Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Kahit saan ipahayag na ang poon ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Sa lahat ay pinahayag gawa ng poong nagligtas. Panginoon ay purihin ng lahat sa daigdigan, purihin ang lakas niya at ang kanyang kabanalan. Ang pagpuri ay iukol sa pangalan niyang banal. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng poong nagligtas. Panginooy siyang hari, sa daigdig ay sabihin, sanlibutay matatag na, kahit ito ay ugain. Sa paghatol sa nilikha, lahat ay pantay sa paningin. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng poong nagligtas. Tumayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ikaw, Kristo, ay sinugo upang sa dukha'y magturo, magpalaya sa bilanggo. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang pa ng 72. Pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at pook na pinapatutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo. Sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay,
Sabihin muna ninyo maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sasa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay ng inyong tinutuluyan. Kanin ninyo at inumin ang anumang idulot nila sa inyo. Sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayo magpalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po ang lahat. Sa araw pong ito, pinagdiriwang natin ang kapistahan po ni San Timoteo at San Tito. Hindi ho siya Tito, no? Ito ho yung translation ho ng Tagalog niyang pangalan. Siya ho ay si Titus. Ang pinagdiriwang natin ay si Saint Timothy and Saint Titus. At sa ating Biblia, kung bubuksan po natin, may dalawang sulat po na nakatalaga sa kanila si San Pablo. Bakit? Dahil special sa puso ni San Pablo, si Timoteo at si Tito bilang kanyang mga malalapit na katuwang sa pagpapahayag ng mabuting balita. Kaya sila ay nagsimula bilang mga disipulo ni Pablo. Nakinig kay Pablo, natuto kay Pablo. At mula sa pakikinig at handang matuto, sila ngayon ay binigyan ng tungkulin na sila naman ang magpahayag. Sila ang mga alaga ng mga Kristiyanong komunidad na iiwanan ni Pablo. Kumbaga, habang pumupunta si Pablo sa iba't ibang lugar, may isang komunidad na iniwan niya doon si Timoteo at sinabi niya, alagaan mo ang mga Kristiyano rito. Paglingkuran mo sila. Ganon din kay Tito. Maganda rin po sa atin bilang Kristiyano sa ating pagdiriwang ng Eucharistia ngayon. At Biyernes bilang araw natin, bilang mga deboto na mahal na pong Jesus Nazareno, ano ang pwede nating mapulot sa pagdiriwang natin sa kapistahan ng dalawang santo na ito? Na ang ating paglago sa pananampalataya, hindi lang sana manatili sa ating debosyon. Ang ating paglago sa ating pagmamahal sa mahal na pong Jesus Nazareno ay hindi lang sana manatili sa ating pagsisimba. Hindi lang po sana manatili sa ating pananalangin ng nobena, yung iba ay naglalakad ng paluhod. Hindi lang sana manatili sa ating pagnanais na humawak sa kanyang imahen. Pero ang paglago natin sa ating debosyon ay nagkakaroon ng kabuluhan kung yayakapin natin ang misyon. Kaya kung gusto mo lumago sa iyong debosyon, yakapin ang misyon. Hindi na nanatili dito sa simbahan ang isang deboto. Ang isang deboto ay humahayo sa ibang lugar. Pumupunta, ibinabahagi at dinadala ang debosyon niya sa mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya kung titignan natin ang ating ebanghelyo, sinabi ni Jesus, hinayo niya ang kanyang mga alagad ng dala-dalawa. Pinauna niya sa mga bayan. At ano ang utos niya sa kanila? Manatili kayo sa bahay niyang inyong tinutuluyan. Bakit? Bakit kasi sinabing manatili kayo sa bahay ng inyong tinutuluyan? Dahil sa bahay nagsisimula ang pag-usbong ng mabuting balita. Marahil dito ang iba sa atin
natutunan natin o nakilala natin ang debosyon, nagsimula sa pagkikwentuhan sa bahay. Nagsimula sa isang kamag-anak. Nagsimula sa magulang. Marahil ang iba rito ay nagsimula ang debosyon mula sa lolo o sa tatay. Ngayon, sila naman yung deboto. Sila naman yung nabahaginan, napahayagan ng mabuting balita at ng debosyon. Kaya sila ngayon anang tumutungo dito ngayon. At yung iba siguro ay may mga anak na rin. Yung anak din, dinadala sa simbahan at pinapakilala ang debosyon sa mahal na pong Jesus Nazareno. Faith starts at home. Sa bahay nagsisimula. Sa bahay nagsisimula ang pagbabahagi. Sa bahay nagsisimula ang pananalangin. Kaya nga ang simbahan noon ay nagsisimula sa bawat bahay. Wala pa pong malalaking simbahan noon. Noong panahon ni San Pablo, wala pa pong mga simbahan ganito kalalaki noon. Saan nagpupunta ang mga Kristiyano? Sa bahay sila nanalangin. Sa bahay sila nagdarasal. Sa bahay sila nagbabahagi ng mabuting balita. Pero sana wag sana mawala sa atin yan bilang mga Kristiyano ho ngayon na ipagpatuloy na ang mabuting balita, ang debosyon sa mahal na pong Jesus Nazareno ay patuloy na ipahayag sa bahay. Ang sama-samang pagdarasal ng pamilya, ang sama-samang pagsisimba ng pamilya, nakakatuwa nga ho, sa totoo lang, makakita ng mag-anak sa pamilya, pupunta ho rito, magdadasal sila. Kahit minsan gabi na, lalo na pag Biyernes, isang buong pamilya pupunta rito magdarasal. Tuturuan ang kanilang anak na paano magdasal. Sa totoo lang ho, isang araw naglalakad po ako sa likod. At yung nanay kasama yung kanyang anak. Siguro mga nasa 7 o 6 years old. At yung nanay, habang nagdadasal sa harap ng imahe ng mahal na pong Jesus Nazareno, yung anak niya ay nakatingin sa kanya. At nung tinaas ng nanay yung kanyang kamay, tumingin siya sa kanyang anak at sinabing, itaas mo din ang kamay mo. Tinaas din ng anak yung kanyang kamay at natuto sa halimbawa ng magulang niya paano magdasal. Faith starts in the family. At yan po ang misyon ng bawat isa. Simulan ang pagpapahayag at pagbabahagi ng ating debosyon sa mahal na pong Jesus Nazareno sa tahanan. Pangalawa, kung saan ka naman nagtutungo, sa trabaho, sa iyong pinagtatrabahuhan. Kung sa tingin mo wala ang Diyos doon, ikaw ang magdala ng presensya ng Diyos doon. Kung sa tingin mo ang pinagtatrabahuhan mo, naku, walang Diyos-Diyos doon, Father. Puro gulangan, isahan. May korupsyon, Father. Then bring Jesus there. Dalhin si Jesus doon. Ipahayag ang mabuting balita ni Jesus doon. At hindi ba yan ang naging misyon ni Tito at ni Timoteo? Kasama ni Pablo, sa mga hindi pa nakakarinig ng mabuting balita, dinala nila ang mabuting balita doon at pinahalagahan at inalagaan ang pananampalataya at ang mabuting balita na itinanim nila sa bawat lugar. Ito po ang misyon natin bilang mga deboto. Sana ho wag tayong manatili sa ating pananalangin. Mahalaga po ito. Doon naman nagsisimula ang bawat misyon eh. Sa panalangin. Pero kung gusto mong lumago sa iyong buhay panalangin, yakapin ang misyon. Maging kaisa, maging katuwang ng mahal na pong Jesus Nazareno na ang salita ng Diyos ay marinig ng lahat. Ito ang imbitasyon sa atin. Ito ang hamon sa atin. Ang tanong po,
anong isasagot mo sa mahal na pong Jesus Nazareno ngayon? Ito ang imbitasyon niya sa iyo. Itong paanyaya niya sa iyo. Ano po ang isasagot niyo sa kanya? At sana ang itugon natin, Panginoon, narito po ako, ibabahagi ko ang iyong salita, ibabahagi ko ang aking debosyon sa mga taong nakapaligid sa akin. Ito ang ating misyon. Amen. Tumayo na po ang lahat. Mga minamahal ko mga kapatid, idulog natin sa mahal na pong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan. Taglay ang matibay na pananampalataya sa kanyang pagka-Diyos, ang tapat na pag-asa sa kanyang kapangyarihan, at ang maningas na pag-ibig sa kanyang puso. Ang ating itugon, mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristiya na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa, manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Gethsemane na dito'y pinawisan siya ng dugo ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus ay magpaalala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasan ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal na hayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak, na ang Diyos ay pag-ibig. Maihayag din nawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin, magpas sa walang hanggan. Amen. Opo po ang lahat. Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at tinapay, alay namin sa'yo mula sa tangkay ng ubas at butil ng trigo upang maging dugo't katawan mo. Jesus
Nazareno, alak at tinapay sa tanan ay nagbibigay buhay. Biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalisay. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, pangambagahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na nasa dambana. Ngayon kami naghahain para kina San Timoteo at San Tito ay magunita sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan at sa ikatutupad ng aming pagsamba sa iyong ngalan. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Ngayong sina San Timoteo at San Tito ay pinararangalan sa pamumuhay nilang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Hesu Kristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon. Sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana, sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Dinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Umuli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin,
Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakain sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso
amin sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabika ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Dumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay ko'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Oong Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay mong inialay, ang lahat ay ibibigay, puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa ikay kasama ko. Ang samukot dasal sana'y pakinggan mo nang magpawi ng mga paghihirap ko.
Poong Yesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Yesus Nazareno. Poong Yesus Nazareno, kalugdan po ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kami, umaasa. Poong Jesus Nazareno, patnubayan niyo po nawa at gabayan ako. Ligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kami pababayaan. Poong Yesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa, ika'y kasama ko. Ang samukot dasal sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Yesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Yesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry, organization, HDN at mga samahan ng ating simbahan sa darating na January 29, 2024, Lunes, sa ganap na ikadalawa ng hapon, para sa pagdiriwang ng banal na misa at maringal na pagpapahayag ng Menor Basilica ni Jesus Nazareno bilang Menor Basilica at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang punong tagapagdiwang sa araw na ito ay ang kanyang kabunyian, Jose Puerte Cardinal Advincula, Arsobispo ng Maynila. Para sa mga lumang palaspas, January 20, sa lahat po na may mga lumang palaspas na ginamit noong Linggo ng palaspas, maaari nyo na pong dalhin sa simbahan ang mga ito. Ito po ay susunugin sa darating na February 13, 2024, Martes, bago ang Miyerkules ng Abo sa February 14, 2024. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion
ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsipakinabang ay dumadalangin sa pinanaligan ng uliran naming sina San Timoteo at San Tito ay maipahayag namin at ang itinuturo niya ay magawa naming ganapin sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.